Bibigyan ko pa kayo ng example na isang ugaling ano ha. Problema sa bansang Pilipinas. Alam niyo kung ano ugali? Galing entitled. O, sino ho yan? Papakita ko lang sa inyo. Si Angelica. Itong si Angelica Panganiban, nag-tweet ng kung ano-ano at binatikos ang Red Cross. Sabi ko nga eh, buti na lang talaga at ang Red Cross ay wala sa gobyerno. Kung ang Red Cross siguro nasa gobyerno, kasalanan na naman ni Duterte ito. Pero dito, this time, lumabas talaga yung pagiging self-entitled o sa madaling salita, pa-VIP itong tao na ito. As in B, ano yung B? Baboy. Ay, dali. Sorry, VIP pala. Masyadong pa, VIP nitong tao na ito ha. O, tingnan mo. O, ito yung mga kanyang sinasabi. Sabi ko, grabe naman ugali nito. Ugaling ano eh. Tungkol ito sa kanyang sinasabing meron daw palakasan di umano na nangyari sa Red Cross Subic o Longapo. Dahil nauna pa raw ang ibang tao na sumailalim sa swab test. Ito ang sabi ni Angelica Panganibang. Hello, Red Cross! Hello, Red Cross Subic. Ilang oras na kami dito sa parking area nyo. Nakaalis na din mga nakasabay namin at inunan nyo pa ibang bagong dating. Okay lang naman kung palakasan, tweet ko na lang. Isipin mo, kung ikaw, tanga, to naman eh, kung ikaw eh, isang fan ni Angelica Panganiban at tanga ka at gullible ka, maniniwala ka dito. Uy, grabe naman sa Red Cross dyan sa Subic. Palakasan, di ba? Kasi nga, gullible ka eh. Feeling mo, lahat na sabihin ng artista, totoo. O, diba? Kasi nga, tanga ka. Diba? Anong maiisip mo? Asama na mga tao sa Red Cross. Diba? Hindi mo naisip na may dahilan. Bakit ganun? O, eto pa. Dinagdag niya pa, o. Taray ng Red Cross dito sa Subic. Di sila namamansin. O, ang taray. Anya, nung huli akong beses nagpaswab sa Red Cross, muntik ako mabaliw. Nagpadala sila ng email na positive ako sa COVID. Pero yung attachment results, negative ako. Ginawa nila yon sa buong Olongapo, guys. Nagsorry naman sila after 12 hours. Unang-una, ganito. Alam nyo ho, itong mga tao na ito, ako ho, nagpa-swab na rin ako dyan sa Red Cross para sa kaalaman nyo, hindi nga lang dyan sa Subic. Kita ko na sa mukha nila na trabaho sila ng todo-todo. Everyday, minsan kasi, ang feeling kasi natin, laging tayo importante, ibang tao hindi importante. Huwag po sanang ganyan, Madam Angelica Panganiban. Isipin mo rin, yung mga tao dyan ay may pinagdadaanan din. Meron din silang kapaguran. At pangalawa, hindi mo malang inisip na yung mga nauna sa'yo, naka-schedule. Eh, ikaw daw, nagpunta dyan ng walang schedule. Tapos kung makadiman ka, eh grabe. Hindi daw ito nagustuhan ng Red Cross Subic dahil di umano walang katotohan ng mga paratang. Ang sabi dito, ang Subic Red Cross na medtech na si John Daniel Isabelo ang isa sa mga sumagot ng Twitter runs ni Angelica dahil saksi umano siya sa buong pangyayari. Mensahe ni Isabelo para sa actress. Sana po di ka na lang nag-tweet na parang labas na masama eh kami. You need to take into consideration what's really happening inside the swabbing facility. Naging lenient na po kami sa inyo na kahit hindi kayo naka-schedule, siningit pa rin kayo. Paano naman po yung mga nauna sa inyo at nakapila sa tent sa gitna ng init na araw? Please be considerate. Ibig sabihin, walang schedule ito. May mga pumilang nasa labas, siya nandun lang sa kotse. Galit na galit pa. Ito pa sabi, opo, mahal po ang swab fee. Pero di ibig sabihin nun pwede nyo na kaming ganitohin. Oh, grabe. Ito pa, pasaring ni Isabelo sa actress, wala naman pong parking area ang verification window namin. Sana try din po nilang pumila kagaya ng mga normal na tao since parehas lang naman silang binayad. Ang siste, etong si actress, sabi di umano ha, ng mga taga Red Cross, etong si Isabelo. Eh, hindi pa pumila, di umano etong si Miss Angelica. Nasa sasakyan lang siya. Wala naman pala silang parking area for verification. Kasi oh, pagpasok mo dyan, ito totoo ito ha, pagpasok mo dyan, meron kang daladalang appointment. Hindi ka pwedeng papasok lang doon. May appointment ka. Tapos, ibibigay mo yung papel mo. Ibe-verify muna kung totoo yung binigay mong papel. Tapos noon, tsaka ka pababayarin, tapos tsaka papupuntahin doon sa swab-swab test na yan. Ganun o dapat. Merong verification. May proseso. Etong si actress di umano, sabi nito ni Isabelo, andun, nakatunganga doon sa kanyang kotse, nag-aantay at hindi pumila. Wala nang ang schedule, hindi pa pumila. Ang gusto niya, puntahan siya doon. Tingnan mo nga naman ang buhay, oo. Ito pa ha, ito pa sabi niya. Ni hindi nga po sila bumaba ng sasakyan para magpa-verify. Kami pa ang lumapit sa kanila. Wow! Wow! Bakit eh?
artista? Artista ka? Hindi, sana ko si Ivana ka. Akala niya siguro pagkakaguluhan siya. Alam mo yun, eh sorry te, laos ka na. Hindi ka na pagkakaguluhan ko si Ivana pa yan. Talagang dapat puntahan sa kotse yan. Sasamahan ko pa. Kasi nga, dahil lusikat yung tao, baka magdagsaan, di ba? Kung pipila si Ivana, magpapapicture yung mga tao. Pero ikaw, Miss Angelica, magsumbrero ka lang at mas di ka na makikilala ng tao. Totoo naman eh, di ba? Ngayon, marami nang hindi nakikilala ngayon basta nakamask ka naman o nakasumbrero ka. Di ba? Feeling talaga eh. Anyway, salamat Miss Angelica dahil na-appreciate mo ang mga pagod naming frontliners. Next time na magpapaswab ka, 12 midnight, papasok na kami para antayin ka. Oh. Ayan ha, Miss Angelica, next time daw, sasabihin mo para alas 12 pa lang aabangan ka na nila. Alas 12 ng midnight, mag-aabang na sila para sa'yo. Hiyang-hiya naman sila. Lumabas din hindi si Angelica mismo ang nagpaswab. Kung hindi ang kasama nito na hindi tinukoy, ay sorry, di pala ikaw magpapaswab yung kasama mo pero ikaw yung galit ng galit. Hindi pala ikaw yung nagpapaswab. Sa madaling salita, ginamit ka lang nung kasama mo para VIP ang datingan. Ito pa, ito. Isa ring nagpakilalang swabber, frontliner ang sumagot kay Angelica. Saad nito, be grateful na lang na naiswab yung kasama mo without queuing at maramdaman yung init sa tent while waiting for their turn. Isipin mo, talagang alam eh. May appointment lahat na nagpapaswab today and hopefully kayo rin para valid tong rat mo, ma'am. People who were swabbed before you sa parking were actually ill and yung isa nga ambulansya pa. Di mo ba kita, ma'am? Siguro nakita ni Angelica may iba nasa sasakyan lang. Ewan ko kung may bumubulong dun na kaibigan ni Angelica na bakit tinan mo yun, no? Tinan mo yun, no? Bakit siya nauna? Hindi niya alam, nasabi nga, ill and yung isa ambulansya pa. To ang pagiging artista, ma'am, di kasama sa priority list. Lumabas ako to swab yung kasama niyo. Ito pa pala mismo yung nag-swab sa kasama niyo. Next time, pumunta kayo maaga. We're open 9 a.m. Make sure may appointment kayo and better pila kayo sa, so that malaman niyo na di lang kayo ang client namin. Sana sagot ito ni Angelica kasi alam mo, may dalawang Angelica panganiban sa Twitter na magkaiba, parehong marami. May ang followers. Noong una nga, nagduda pa nga ako. Sabi ko, baka mamaya hindi tutunay. Kaya lang, ito palang tinanong ko, sabi niya, yan talaga ang Twitter na laging kinu-quote ng media. Ito nga, ang nag-quote niya ngayon dito is pep.ph. Alam naman po natin na media ho yan, pep.ph. Mainstream media po yan. Talagang, ito'y account ni Angelica Panganiban, di umano, kasi kinotche. Unless sabihin ni Angelica Panganiban na, ay, naano ko, na-hack. Di ba? Yan naman ang palusot ng mga ano eh. Na-hack ako. Sabi pa nito, swabber frontliner lang po kami, ma'am. Maraming may kailangan po ng service namin, not just you. Hindi po kami artista na need pansinin ng mga taong privilege masyado, lalo na yung nakahiga lang naman sa kotse niya while sinaswab yung kasama niya. Angelica Panganiban! Calling Angelica Panganiban! Nakahiga ka lang pala habang sinaswab yung kasama mo. Hoy, gisod! Ito pa, sinagot din ng frontliner ang komento na isang netizen na totoo naman daw may palakasan kahit saan at minura pa siya nito. Sa madaling salita, may sumagot na netizen. May sumagot na tangat, gullible na si netizen. Pinagtanggol si Angelica Panganiban. Sabi nito, FYI, I swab her boyfriend. So I guess I have to write to answer back. Sa madaling salita, boyfriend mo pala yun. Gusto nyo lang magpa-VIP. Kung may problema ka sa Red Cross, be it, I just stated what I experienced and believe it's true. Tell Angie sa iba magpaswab ng mag-prioritize sa malakas naman po ata siya sa iba just doing my job. Boy, plan pala naman. Kaya naman pala galit na galit di umano si Angelica Panganiban. Kasi sabi nito, yung nag-swab sa kanya, boyfriend naman pala niya kaya naman pala nagalit. Antaray, pinagtanggol si Boylet. Boyfriend pala si boyfriend. Ay nako, grabe ha. Ganyan no, minsan ang ugali. Alam nyo, sa totoo lang, ang kagandahan eh hindi ho ibig sabihin eh santito santita na sa personal. Marami ho kasing mga artista dyan na maganda. Ewan ko ka kung maganda ito. I don't find her beautiful. I'm sorry. Maganda, mabait sa television, sa mga movies, pero sa totoong buhay,
Grabe ho. Hindi ko naman nilalahat ha, kasi meron din naman ho talagang maganda, pero maayos ang ugali. Sa madaling salita ho, parang siguro, siguro lang, ayon sa kwento nitong mga nag-swab sa kanila, eh, kaya siguro napikon si Angelica, eh dahil hindi pinaprioritize yung kanyang boyfriend. Hindi ko nga alam eh, bakit nandun sa Olongapo eh. Beke naman nagbabakasyon, beke naman, and I'm not sure ha, beke, beke naman. And nag-require siguro yung pupuntahan nilang hotel na iswab. Eh siguro, feeling niya, anyway, artista naman ako. So I can go anywhere, even if bawal pa. I'm not sure ha, I'm not sure. Malay natin, o baka naman may shooting. Sinama si boyfriend. Eh siguro requirement doon sa shooting, kailangan nagpaswab ang lahat. Eh nung sumama si boyfriend, eh walang swab. So ayan, nabigla.